kita suka. Wow, that's video. Kasama ko po pala si Tita Melissa at saka ang aking buntong kapatid na si Carmela. Hello po! Ayan.
Ah, pala, meron kami gaganaping joint fellowship sa ano, sa Ichinomiya. Baka gusto niyo mag-join. Pasensya na po kayo, Tito. Wala po kayong dapat ipag-alala. Ingat kayo. Bye-bye. Alert ka na bukasan habang nag-aalmusal si Tita Melissa at Katarina. Lumapit na si Carmela upang humingi ng kwarta sa kanilang lahat. Good morning, so! Kain tayo? Good morning. Uy, tara naman? Saan na may ulam lang? Ako na yung kanan. Tabi lang ka lang. Sige, uwi na ako.
kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Pastor Dong at ang ating family. Nandito po kami upang magbahagi ng mabuting balita ang salita ng Diyos sapagkat nalalapit na po ang Kapaskuhan at isang marapat na gawain na maibahagi ang salita ng Diyos sa mga gaya ninyo nandito sa tulungan. Sinasabi po sa John 3:16 na ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos at narapanito ang Kanyang anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sa mga oras na to, kumakatok siya sa ating mga puso. Kung pagbubuksan natin siya, siya ay papasok at mananahan, kakain na kasama natin. Ito yung sinasabi sa Pahayag 3:20. Kaya kung inyong tatanggapin ang ating Panginoon sa inyong mga puso, ay siya ay papasok at kasama natin kakain at mananahan. At magkakaroon tayo ng kaligtasan kapag ipinayag natin sa ating mga labi na ang Panginoong Jesus ay namatay at ginuhay ng Diyos mula sa mga matay. Kayo po ba ay willing na tumanggap sa ating Panginoon? Okay, tayo po ay manalangin. Sige, tayo po yung muko. Amen. Nang sa ganun, sa wakas ay matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ah, doon pa pala magtatapos, tinapos ko na, pasensya na.